Silipin lang ulit natin yung itlog ng ating back-to-back o payuwing. Ayan, nakalabas na sila. So, yung itlog nila dito ay wala, hanggang dalawa lang. Ayan, dalawa lang talaga yung initlog nila. Diba? Sobrang konti, pero okay lang yan. So, titignan natin to isa-isa. Ayan, o. Fertile tong isang itlog na to. Ayan, o, makikita nyo, may tumitibok, diba? Ayan, o, may tumitibok-tibok. Ayan. So, nag-fertile yung isang itlog, tas ito na yung susunod. Ayan. So, dalawa lang ang kinaya nitong ating back-to-back o payuwing. Okay lang kahit dalawa lang yung initlog, basta mabuhay yung dalawang itlog na yan. So, nakita nyo, may tumitibok-tibok na. Ibig sabihin, fertile yun, tas yung isa, paparating na. So, sunod naman natin tong ating back-to-back, ay back-to-back na to. Sunod naman natin tong split opa natin. Ayan, tatlo lang din ulit. Tatlo lang ulit. Ay, tatlo lang talaga yung initlog nila, hindi na to nadagdagan. Okay, ito yung last na itlog. Ayan yung last na itlog. Ito naman yung... Oh, ito yung pinakaunang itlog. Ayan, ayan yung pinakaunang itlog nila. Tapos ito yung pangalawa. Ayan, nakita nyo. Ayan, ang kanyang pangalawang itlog. So, kita nyo yung embryo doon. So, fertile yung dalawa. Ito na yung susunod na magpa-fertile dyan. So, natigil din yung pag-iitlog nila sa tatlong itlog. Ayan. So, konti pa rin. Pero okay lang dahil tatlo yung itlog nila. Tapos dalawa na ang fertile. Kaya hindi na masama. Ayan. So, tatlo yung kanila. Tapos dalawa lang yun dito sa ating back-to-back o payuwing. Pero okay lang din kahit dalawa, at least nag-fertile na yung isa, nakita nyo naman kanina, na tumitibok-tibok yung mga itlog, yung isang itlog. Tapos, yun dito, bakit niya binubuksan, no? Binubuksan niya. Bali, yung sisiw dyan ay busog ng busog, hindi natin pwedeng silipin ulit. So, ito, asan na yung ating, ayun, ibababa na natin tong isang inakay. Ayan, yung isang inakay, baba na natin to para makapag-focus na sila doon sa isang inakay. Ayan. So, ilagay na natin to dito. Dito, kasama si... Ayan, medyo tatarata siya sa flashlight. So, ito na po na natin siya. Ayan. Medyo sipa-sipa. Ayan. So, try natin na i-gender to. Tingnan natin kung mag-gender siya sa ganitong edad niya. Okay, medyo... Sobrang luwag. Sobrang luwag. Baka mag-hen to. Possible hen lang naman. So, sabi kasi nila, hindi pwede pang i-pelvic bone yung mga ganitong kabata na ibon. Kasi masyado pa daw malambot yung pelvic nila. Pero, try lang natin kung e-effect. So, hulaan natin yung ano na to, yung gender. Possible hen. Kasi maluwag siya. At bumubuka-buka. Oh, bumubuka-buka. So, ito ay, para sa akin, ay sa kapa ay isang hen. So, ilagay na natin siya dito. Ayan na. So, ito na. Ayan siya. Ayan. So, pinakawalan na natin siya. Hintayin na lang natin siya mag-mature din siya. Ayan. Makakasama niya yung isang perso. Ayan. Pero mabait naman tong perso na to. So, ito na si Pinyapol. Di ba, Pinyapol ang pinangalan natin sa kanya. Ayan siya. Ayan, o. Medyo naninibago. Kasi first time niya, eh. First time niya makalabas sa kanya, ano, eh. Maiba ng kulungan. So, ayan. Magiging ka-close niya yan dahil hindi naman yan pala away. So, ayan si Pinyapol. Ayan. So, ano natin sa kanya? Ang gender natin sa kanya ay isang possible hen. Kasi maluwag yung pelvic niya at bumubuka-buka. Pero huwag niyo pong gagawin yon dahil sabi ng karamihan ay kapag nag-gender daw ng mas sobrang bata pa, mas malambot pa daw yung mga pelvic nila. Kaya mahirap daw mag-accurate doon sa pelvic bone. So, mas okay pa rin kung i-gender ulit natin siya pag ano na siya. Pag naging matured na ulit. Okay? So, ayun ang aking
dito sa video, ayun ang aking ang pag-gender sa mga pababa ko. So, ginawa ko yun kay, ano, kay Dubi. Ayan, ginawa ko kay Dubi yun, yung bago ko siya i-focus sa pag, ano, i-focus sa pag-tricks. So, ginender ko siya, sobrang luwag. Tapos, ayun nga, naging hang na si Dubi. So, gusto ko lang ulit i-try dito kay Pinyapol na kung magiging legit ba talaga na pwede nang i-gender yung mga ganong age. So, ayun. So, maluwag si Pinyapol. Mukhang mag-hen siya. Sana mag-hen para alam nyo nang pwedeng i-gender ng kahit bata pa na sa pelvic, kahit malambot pa yung mga pelvic nila. So, ayun ang aking naturo dito sa video na to. Sana ay makatulong kung magiging legit ba yung pwede nang i-gender sa pelvic kahit 2 months pa lang yung ibon na pababa na. So, ayan o. Tignan nyo naman yung ginagawa ng ating perso dito. Ano kaya ang gagawin niya? Kakausapin niya ba? O aawayin niya? O aatakihin niya? Ano kaya ang gagawin niya? Ayun. So, medyo nakakabak pa kasi dahil masyado pang bata to si Pinyapol, kaya hindi natin alam kung ano ang gagawin ng ano, tutukin mo? Ay, hindi. Ah, nangihingi ng pagkain. Aba, nangihingi ng pagkain. So, ito si personata kasi natin ay isang hen. So, kung nangihingi siya ng pagkain dito kay Pinyapol, ano ang sign nun? Baka magkak siya? Ano kaya ang ibig sabihin nung ginagawa ni perso natin kay Pinyapol? So, abangan na lang ulit natin yung magiging gender ni Pinyapol sa susunod. Ayan. So, syempre, medyo nakakaba pa to dahil hindi ko alam kung anong gagawin niya, no? Ayan. Kinukutukutuan. Nilalasalasahan yung mga balahibo ni Pinyapol, no? Ayan. Ayun lang naman mga barkada ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta sa ating video. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.